Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Labis-labis naman din itong ikinatuwa ni Lynette ng kanyang makasalubong itong si Dr. Tanyag at nakangiti ito patungo kay Lynette, at nang magkaharap na silang dalawa ay hindi ito nagdadalawang isip itong si Dr. Tanyag na sabihan itong si Lynette na magdinir umano silang dalawa, kung kaya't abot langit naman din ang tuwa ni Lynette nang kanyang maririnig ang mga sinasabi ni Dr. Tanyag, at agad naman din itong sinabihan ni Lynette itong si Dr. Tanyag na talaga ba umano aayain ito ni Dr. Tanyag itong si Lynette na mag-dinner silang dalawa, at agad naman din itong nag-uo itong si Dr. Tanyag, kung kaya't hindi naman din ito tinanggihan ni Lynette itong si Dr. Tanyag, at masaya itong dalawa na nagtungo sa kantin. At dito nang makarating na itong dalawa sa kantin ay agad naman din itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag itong si Lynette na mamili umano ito kung ano umano ang gusto nitong kakainin. At dito agad naman din itong nagsalita itong si Lynette na bahala na umano itong si Dr. Tanyag, kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Dr. Tanyag ang mga paboritong pagkain ni Lynette, at agad naman din itong inorder ni Dr. Tanyag sa kadahilanan. Kinagulat naman din ito ni Lynette nang dumating na ang kanilang order, paborito ni Lynette, kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Lynette itong si Dr. Tanyag kung paano umano nito nalalaman ni Dr. Tanyag na lahat umano na inorder nito ay mga paborito ni Lynette. At dito nakangiti naman ding hinarap ni Dr. Tanyag itong si Lynette at sinabihan na tinanong umano nito ni Dr. Tanyag ang kanilang anak na itong si Annalyn kung ano umano ang mga paboritong pagkain ng kanyang ina, at sinabi umano nito lahat ni Annalyn sa kanya, kung kaya't alam umano nito ni Dr. Tanyag lahat ng mga paboritong pagkain ni Lynette. At dito labis-labis naman din itong ikinatuwa ni Lynette ang kanyang naririnig galing sa bibig ni Dr. Tanyag, at gusto na nito ni Lynette na hindi na umano mawawala pa sa kanya itong si Dr. Tanyag, kung kaya't nang magsalita itong si Dr. Tanyag kung pwede ba umano nitong ligawan muli ni Dr. Tanyag itong si Lynette, ay kinilig naman din itong si Lynette, at maya-maya pa ay agad naman din itong nagsalita itong si Lynette ng oo, kung kaya't at nagtatalo naman din ng tuwa itong si Dr. Tanyag, at nagulat naman din ito sa kanilang mga kasamahan na kumain sa restaurant kung bakit biglaan na lamang nagtatalon itong si Dr. Tanyag, at agad naman din itong nanghihingi ng dispensa itong si Dr. Tanyag sa mga pangyayari, dahil hindi lang umano nito napigilan ni Dr. Tanyag ang kanyang tuwa. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.